paano ko nilagyan ng suporta o braces ang mga kanyang kamatis. Ito pala po mga kamatis ko ay nakapat mo siya. Tapos nakalagay siya sa second ba? Sa atip ng second ng picture mo. First time ko din yung nagdamit sa pad. Kasi dati ko ito na siya nagdamit sa likod. Sa bucket guard. So, pag lumago na ang mga kamatis, saka nagbunga na siya, nagkaroon na ang balance sa isang time, kung sumabig at nagbago sa mga mga tas hangin factor. So, kailangan na siya ng supportahan para mapanatiling balance at malusog ang kanyang puno. So, as you can see, maraming na pinog na mga right after ko siya malalagay yung braces or support at yung katapos na sila magkibatas na sa pagkakulay. So, ang mga kailangan nating materials ang available po dito sa amin is kawayan or bamboo. Pagawa na ako previously kasi hindi ko naman kaya siyang putulin. And then, ang kailangan lang po natin is magputol ng side, link, or taas, depende sa taas or sukat ng braces. And then, itap, pantulis ng dulo para pagputol, madali na rin siya. Punting, pamputol ng ribbon or ng pantali. Tapos, pantali. Kung makikita niyo po, may mga nagawa na ako, pero may kapagawa. Simple as kaya-kaya natin gawin sa mga sa makikita niyo I'm almost done sa paglagay ng braces o suporta sa aking mga taling na kamatis. Diba? Maganda nila. Hinog na. Magsa-start na ako mag-pick ng mga bunga ng mga hinog. Yung mga hinog na hinog niya, hindi naman siya malambot kasi fresh. So, ang iba, to other thing. Fresh na fresh. So, sa nakikita niyo, meron na akong napik or napitas na mga hinog na kamatis. So, samahan niyo ako sa pagpitas. Thank you.
Live po ulit. At ito po ang napitas ko pagkatapos ko nilagyan ng support or braces ang aking kamis. Siguro mga 1 kilo. Hindi ako marunong mag-stick. Fresh na fresh.